So, eto na. Solve na natin to. So, eto yung mga formula natin. So, para mas madali sa atin. Kasi, kunwari, hindi pa tayo sanay sa problem. Check lang natin yung formula natin. Ano ba yung mga meron sa problem natin? So, meron tayong bearing stress. Yan. Check. Meron tayong shear stress. So, based sa ating given, hindi naman given yung normal stress natin. And actually, andito pa siya sa pinapahanap. So, based yan sa ating nakita natin sa problem, sa pagdating sa ating solution, expect natin na ang possible natin gagamitin na mga formula is yung ating bearing stress and yung ating shear stress. Kasi, yan ang naman yung sa given natin. And yung normal stress natin, pinapahanap actually. Kaya, eto, huwag na muna natin siya isipin. Ngayon, katulad na sinabi natin sa previous problem, ang nasa symbol sa ating problem is letter P. Yan yung symbol natin para sa normal and sa bearing. Pero sabi nga natin, based sa ating ginawa dito, kahit isang force lang yan, siya ay applicable para sa lahat ng iba't ibang stress natin. Etong force na to, naging force siya para sa ating normal stress, naging force siya para sa ating shear stress, naging force siya para sa bearing, pati sa average tensile. Ang gusto natin sabihin, kadalasan, ang stress, pwedeng pare-pareho yung forces nila, pero nag-a-adjust ka na lang sa area. Meron kang isang force, ano yung area na perpendicular sa kanya, and anong area yung parallel sa kanya. Ganun lang yung ating ginagawa. So, based sa ating force P, ang question natin, ano ba yung area na perpendicular sa kanya? Ano yung ating normal area? So, dito tayo titingin. Sa part na to. So, ito yung force natin. Ito yung surface na perpendicular sa ating force. Kung 3D natin, ito siya. And yan ay yung kapag natin ay yung width natin, lapad, times kapag. Pero again, yung kapag natin is hindi pa given. So again, since hindi naman given din yung normal stress natin, later on natin ito gagamitin. Focus tayo dito sa dagawa. Ngayon, testingin natin itong bearing. Kasi sa bearing, ang ating area is, for example, eto, dugad-dugad siyang tumama dito at natanggal dito. Ang kanyang magiging area ay, kumbaga, etong part na to. Etong super dark na region. Para makuha mo yan, kailangan mo magaman is, ano ba yung kapag neto? Yung gapad neto? And ano yung kapag neto? Ano ba yung gapad dito? And ano yung kapag? Pero yung asabi natin, hindi natin alam kung ano yung kapag netong plate natin. So, since hindi natin alam ang kapag netong plate, etong sa bearing natin, huwag na muna natin siya pansinin. Ang natira sa atin is etong sa shearing. Ang formula ng shearing, yan ay stress natin, shear stress, given naman siya, is equal to V divided by area. Ang area natin dito is eto, di ba? Na-discuss natin kanina, eting area natin. So, para sa part na to, ang formula natin is yung, kasi since siya ay circle, ang formula dyan is yung area ng circle. 1/4 pi d square. Yung d is diameter. Given naman yung diameter dito, siya daw ay 20 millimeters. So, dapat pa isulat ko dito. Diameter is equal to 20 mm. So, etong area, okay na tayo dyan. E, paano naman etong V? So, sa case na ito, ito yung ating shearing area, yung force natin pag ganito. Diba? Kumbaga, eting ating area, yung force natin pag ganito. So, based dyan sa ating nakita, kung ano ang value ng ating P, netong P, yan din yung value ng ating V. Kasi, katulad dun sa previous video, sabi natin, ang isang force, pwede mo siyang magamit as shear force
bearing force, tapos normal force. Applicable siya sa lahat, provided na pasok tayo sa condition ng area. For example, ito yung force mo, kung pinag-usapan mo ang shear area, kailangan yung area mo parallel sa kanya, sa force mo. So yung force natin dito, pag ganito, yung original force natin, at nagkataon, pahiga naman yung ating area. So goods pa naman siya. Yung P natin, kung anong P natin, yun din ang V natin. Pero again, hindi natin agam ang V natin. Pero alam natin kung anong T, then possible makuha yung area. So pwede mo masolve yung V. And kapag nasolve mo yung V, instantly nasolve mo na yung P. So pakita lang natin. Part 1. T is equal to V over A. Para masolve ang V, multiply both sides by A. So V is equal to 80. Ito ay 1/4 pi d square times t. Diameter natin ay 20 tapos square natin times yung ating shear stress, which is 60. And kapag ito ay tika-calculator, ang kinagabasa niya ay 6,000 pi. Hindi ko natin solve. 6,000 pi ay eto, 18,850. Pwede na to. Ang V natin ay 18,850 newtons. At the same time, ang shear force natin, yan din yung ating normal force. So baka tanong tayo, bakit ba natin kailangan hanapin yung shear force and normal force? Ba't siya kailangan hanapin? Kasi pinapasolve sa atin ngayon is yung thickness. Yung thickness, part siya ng area ng ating bearing area. Ito yung shear. Punta tayo ng bearing. Bearing ay equal to P divided by eto. So given naman to, siya ay 120. Nakuha naman natin yung P, siya ay 18,850. Then para sa ating area, sabi natin, yan ay yung kapag neto, which is at the same time, yung diameter lang naman neto. Diba? Kunwari, eto yung circle mo, meron kang diameter dyan. So kung anong haba neto, yung diameter natin, hindi yung kapag neto, yung gapat neto. Kasi basically, kung ito yung nandito, pag tinanggal mo yun dito, kung anong gapat na ito dito, yun pa rin naman ang gapat ng matatanggal dito, diba? So kung anong diameter na ito, hindi naman ang diameter dito. Hindi yung gapat niya dito. So ito ay also 20 millimeters. So para mas paganda, ito. Ito yung original natin. Nung siya ay exert mo ng force, anong nangyari? Ganito na siya. If ano ang gapat niya dito sa diameter mo, yun din ang gapat niya dito. So, yun. Sabi natin siya ay diameter times yung ating thickness. Diameter natin, 20, and yung ating thickness, 430. Diba? T for thickness. So, based sa ating ginawa, yung time machine nag-isip dito, ginawa lang natin is, ano ba yung meron natin mga nakuha ating values, sinagpak natin dito. Yung ating sinagpak dito, ang kinagabasan, yung letter T, siya yung walang value. So, isolate natin yung P, yung T, then yun yung sagot natin dito. Nakuha na natin yung T natin. So, multiply both sides by 20T. 20T times 120 is equal to 18,850. Then para matira ang T, divide both sides by 20 times 120. T is equal to 18,850 divided by 20 times 120. So solving for that, 50 divided by
20 times 120, siya ay 7.85 mm. So ibig sabihin, ang kapal pala nito ng ating foam, yan ay 7.85 millimeters. So next, ang pinapanap naman sa atin next ay yung average tensile stress. Average AVG for average. So average tensile stress, yan lang naman ay normal stress, pero minus nung area ng bearing. Ganyan ang ating average tensile, diba? Based naman dito, ganun ginawa natin. Siya ay eto, pero binawas mo lang etong area ng bearing. Yun yung ating average tensile. So formula natin ay eto, P divided by area. Yung ating normal stress, yung ating average tensile stress, hindi pa siya given. Kasi yun yung pinapanap sa atin. Pero yung ating force, yung P, siya ay 18,850. Para sa ating area, sabi natin, yan yung area ng normal. Ang area ng ating normal is eto. Etong total na to. Yan ay, ano yung gapad neto, times ano yung kapag neto. Ang gapad neto, 110. Ang kapag neto, thickness niya, nakuha natin, 7.85. So, yan yung area ng ating normal. Then, ibabawas natin ito. Minus yung area ng ating bearing. Yan ay, ito yung gapad niya, which is yung diameter natin na 20. At ang kapag niga, pareho lang naman. Pareho yung kapag niga, which is 7.85. So solving para sa ating ano, diba? Kapag na-solve natin to, at the same time, na-solve na rin natin yung ating average tensile stress. So yan ay 18,850 divided by 110 times 7.85 minus 20 times 7.85. So nakuha natin ay 26.68 ng AVG para sa average, 26.68 MPa. So yan ang ating average tensile stress.